Hello mga Nooice, welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and don't forget na i-hit ang notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko about how to make money online, SEO and online freelancing. Alright? So sa video na ito mga Nooice, ituturo ko sa inyo kung paano kumita online ng 2,500 to 10,000 per week gamit ang copy-paste method na ito. Alright? So let's start sa video na ito. Alright? Sa mga wala pang account sa CPA Build, may referral link ako dyan sa description. Please check nyo na lang. And kung under ka sa referral ko is i-message mo lang ako sa Facebook page and i-message mo yung email para ma-invite kita sa Slack channel para doon kita i-guide. Kasi mas active ako sa Slack channel kaysa sa Facebook page. Alright? So, ang business model na ito mga Nooice is CPA marketing. 'Di ba? May affiliate marketing. So, ang CPA marketing is another business model na pwede tayong kumita. All right? So, may affiliate marketing. Si affiliate marketing is we can earn money sa commission. Kung may sale or may conversion, may commission tayo, 'di ba? Tama? Sa CPA marketing is about acquisition or CPA cost per acquisition or action. Mga action na perform ng user or audience mo. For example, nag-submit sila ng email, nag-submit sila ng zip code, nag-submit sila ng mobile number, lahat na yun is may action. So, action equals cost per action para may leads tayo and may earnings. I hope na hindi siya confusing sa inyo and andito ako para explain sa inyo kung ano ba ang CPA marketing. Ang CPA marketing again is a business model na pwede tayong kumita online. I tell you mga Nooice, malaki ang kitaan dito. May mga Pinoy na kumikita ng 10 to 20,000 a day. Yes, kanyan kalaki. So ako is nasa $1 to $5 per day pa lang sa kanila ha. Sa atin is malaki na yung 250,000 at least part-time, 1 to 2 hours. Ang effort ko dito, everyday 1 to 2 hours. So part-time ko lang siyang ginagawa, dapat nagawa mo siya ng tama, kaya itong video is makakatulong sa iyo sa pag-start ng CPA marketing journey mo, alright? Dito is sa account, under account. Sa mga wala pang account, please check my referral link. Referral link sa description, please check nyo na lang and register. Sa account, legit ito mga Nooice. So check natin sa payment history natin dito. So yan, sa amount na $54.61, so converted na siya sa 25, so legit siya, paying siya. So ang bayaran dito mga Nooice is per week siya. So compare sa ibang network, compare sa ibang business model, umabot ng 60 days, 90 days, 100 days or 1 month, so net 30, so mataas-taas or mahaba-habang antayin, diba? So dito is per week. So kung anong kinita mo sa Monday to Sunday is generation of invoice, and then sa Tuesday or Wednesday is kikita ka na, may payout ka na sa PayPal or sa bank account, bank mo or sa Payoneer. Alright, so yan, legit siya, paying, matagal na ako dito since 2016. So since 2016 pa ako dito sa network, and then part-time ko lang siyang ginagawa. So ngayon is ituturo ko sa inyo kung ano ang method ko, free method na ginagawa ko dito sa CPA marketing. Alright? First step is mag-create tayo ng Google Sites. So si Google Sites, kung isi-search mo dyan, is what is Google Sites? Si Google Site is a structured wiki and web page creation tool included as part of the free web-based Google Docs. So, si Google Sites is another tool ni Google para makapag-create tayo ng web page or a wiki page for free. So, it's a free website, free tool ni Google na pwede natin gamitin para sa ating offer. Okay? Yan ang first step. Since sa ibang video ko mga Nooice is tinuro ko doon kung paano maghanap ng offer. So i-recap ko lang siya. Under dashboard, kung meron ka ng approved account, ang approval or verification nito mga Nooice is 24 to 48 hours para ma-approve
yung account mo, right? So sa dashboard, under dashboard may offers dyan, click mo lang offers and then all offers. So since my target audience is US people, so dito sa audience, search mo lang dyan United States and then search. Since may na-prepare na akong article dito mga noise para sa video na ito is unique article. Ito siya, itong article. So sa mga hindi pa marunong mag-create ng article dyan is don't worry. May method ako na makakuha tayo ng article free tool. Alright? Gamit ang free tool. Okay? Dyan, ang offer na napili ko is Google Play $100 gift card. So more on gift card siya mga noise. Gift card siya. So since meron na akong article dito, is ang gagawin ko is mag-create ako ng sites or Google sites. So ang gagawin mo is punta ka lang sa sites.google.com, make sure na nakalagin yung Gmail account mo. Kasi pag hindi nakalagin yung account mo, Gmail account, ang mangyari dyan is ganito. Nasa sign in page ni Gmail. Okay? Dapat naka-login siya. So may mga template na dyan, pwede mong gamitin, pero my practice is sa blank site. Create ka lang ng page dyan, and then ang gagawin mo is i-customize mo siya sa offer mo, based sa offer mo. For example, ito, Google $100 Google Play gift card. Yan. And then ang gagawin mo dito is maglalagay ka ng text box. Ayan dyan. How to get Google Play gift card. Yan. So ang gagawin mo is yung article, ang first is mag-create ka ng Google Sites, and then next is mag-generate ka ng articles using paid or free tools. So meron ako ipapakita sa inyo na free tool na pwede nyong gamitin. Check nyo na lang sa description, i-list ko dyan, or nasa pin code si popular articles or si design articles dyan. So ang gagawin mo lang is search ka, magsi-search ka ng topic or gift card, since gift card, and then dito for example sa design articles, gift card, copy mo lang, and then copy, lagay mo dito sa Google Sites. Yan, paste mo dyan. Naka-center. Yan, naka-center. And then dito mga noise, ikaw na bahala kung paano mo siya i-customize. Ang importante is marami kang Google Sites na ma-create dito. Kasi ang sa offer is i-redirect natin siya para ilagay natin sa my button, part, for example dito. Enter. Get it here. So, okay natin siya. 48. Oops. Wait up. Button. Button. Get it here. Link dito. Get link. Copy siya. Copy mo lang. And then reload. Yan.
Tapos diyan. So make sure mga noise na i-customize niyo siya ng tama, and dapat professional looking siya dito. I-sample ko lang ito mga noise, ha. Sample lang ito para maipakita ko sa inyo kung paano gumawa ng isang simpleng website. Kasi ang pinaka-importante dito is paano i-promote yung link mo or paano i-advertise yung link mo, okay? Simple lang to siya, for the purpose lang nasa video na ito na from article directory to Google Sites, okay? Ang gagawin mo lang, importante is may button ka dyan na ang link is nanggaling dito. Okay? Yan. Since may article ako mga noise, so ito ang gagamitin ko kaysa sa free tool. By the way, ang tool na to is free, or itong article directory is free. So pwede mo siyang gamitin na article. So pero before mo siya gamitin dapat ma-spin mo siya or i-rephrase mo siya gamit ang another tool na naman. So gamitin ko dito is yan. Check ko yan siya. Tapos get it here. Link. Yan. Update. Customize mo lang siya dito. Button. Color. Section background. Yan. Get it here. And then, after, assuming mga noise, ha, okay, ito. Itong article mga noise is, 'di ba? Ika-copy mo siya. Copy mo siya. And then for example dito, copy mo siya. And then before mo siya i-paste sa Google site mo, make sure na i-spin mo siya or i-rephrase gamit ang spin boot or spinning tool, okay? Gift card dapat ignore, and then go. And then rewritten text. Yan, dito na. So make sure before nyo i-paste doon sa Google site, make sure na na-refresh nyo siya or na-rewrite nyo siya gamit ang spinner or spinning tool. Don't worry, ilalagay ko ang mga links sa pin comment, sa comment or sa description. Right, check nyo na lang. And then so ito na. Meron na tayong article, meron ng button. So ang gagawin natin is i-publish. So publish web address, Google Play gift card. Name code is forbidden words. Okay. Free gift cards 2021. Free gift cards for you. Yan, publish. So publish, request publish to not display my site. So hayaan nyo lang dito. Dapat ma-display siya sa search engine. Request public search engine to not display my site. So dapat ma-display siya, kasi pag nag-search sila na Google or free gift cards is masasali siya. Alright? Yan. So meron na tayong link, view. Ito na siya. Sample lang ito, mga noise, ha. Sample lang ito, dapat ma gift card.
gift card. Yan. Sample lang ito. Publish. Currently publish. Draft. Okay, publish. Check natin ah. Save changes. Naka-save siya. Today. Okay. Assuming is na-save na siya and then meron na tayong ditong article. So, nagsisave pa sa saving your choice taking longer than usual. Okay? Sinisave pa ni Google. So, after ma-save siya and ma-publish, so, meron na tayong link. For example, ito yung link. Diba? Ito yung link. Yan. Ito yung link ni... And then, ang gagawin natin is ipropromote na natin or i-advertise na natin yung link na ni Google Sites about sa ating offer. So, ang gagawin natin is ipropromote natin siya gamit ang social media sites or Facebook. So, sa Facebook, so ang gagawin mo is mag-join ka ng mga groups and then magpo-post ka doon. Dapat ipa-follow mo yung mga terms of service or rules sa isang groups. Okay? Make sure na dapat hindi siya spam. Okay? So, ang isang tool na ginagamit ko mga noise is Article Forge. So, Article Forge is makapag-create ka ng unique article para sa offer mo. Okay? Pero may kamahalan siya $57 per month. Ano ba yan? $57 per month times, for example, 50 pesos. So, 2.8 per month siya. Medyo may kamahalan. So, ito ang ginagamit ko ngayon sa pag-generate ng article. So, ipapakita ko sa inyo ang dashboard ng Article Force kung paano mag-create ng article gamit ang tool na to. Okay? So, sa 1 year, is investment mo is 34,000. So, may kamahalan siya per year. So, okay? So, paano gamitin si Article Force? So, ito. So, itong account ko is paid to siya. So, nakasubscribe ako dito per month para sa method na to, para sa copy and paste method. Okay? So, the idea is mag-generate tayo ng article, unique article gamit ang paid tool, and then yung span articles is para sa ating backlinks. So, para sa backlinks. So, more on ito mga noise is SEO and then promoting our links sa mga social media sites, forums, and blogs. Okay? Dito is sa keyword is gift card or Google Play gift card. Yan. Sample, 250 words. So, simple lang siya. Click lang. Medyo may kamahalan lang. So, kung gusto mong matry, may 5-day trial sila. Dito, may 5 days trial sila. So, check mo lang yan nasa description or sa pin comment yan. Okay? Check mo. Create ka ng account para sa trial. Kung nagustuhan mo yung service nila or tool nila, pwede kang mag-subscribe dyan. So, ito yung ginagamit ko para sa aking mga articles para sa CPA marketing. Alright? Yan. Wait po lang. Ito, loading. And then, meron ka na article after nyan. So, while waiting, number one is sa groups, di ba? Sa groups. So, groups. And then, forums. Sa forums, ang gagawin mo lang is search, punta ka sa Google and then search mo sweepstakes forum. So, sa forum, lahat ng makikita mo sa Google na pwedeng makapag-sign up or makapag-create ng account, create ka ng account and then check mo yung terms of service nila and policy para magpo-post ka doon. Post ka and follow mo yung policy nila na hindi ma-flag yung post mo. Okay? Ang next is a blog. So, ganun pa din. Sweepstakes, blogs,
or give away free gift card vlogs. So search mo lang free gift card vlogs, may mga vlogs dyan, mag-comment ka lang. And then sa template ito, so hey, I found a great website how to get $100 Google Play gift card. Please visit this link to join the giveaway. So it's a giveaway type siya na method. So copy mo lang from your link na created sa Google Sites, okay? Sa Google Sites, and then iko-comment mo siya or magpo-post ka sa Facebook groups, sa mga forums, and sa blogs. Alright? Yan, meron na. Click here to see the result. Yan, so meron ka ng unique article. Yan, si Article Forge. Okay? Recap lang sa steps. Ang number one is create a Google site. And then, mag-generate ka ng article gamit ang paid tools or free tools. Ang free tools is or article directories is si popular articles, or search mo lang sa Google free article directory, may mga list na dyan. Copy mo lang yung mga articles and then paste mo lang sa yung Google Sites. Okay, ang pinaka importante yung mga noise is paano mo i-promote or i-advertise yung link mo para makapag-generate ka ng leads sa yung CPA marketing journey. Alright? So, since itinuro ko na ang social media sites, sa Facebook group, sa Pinterest, sa YouTube, lahat na mga sites na pwede nating i-comment or i-post yung ating offer. Alright? Make sure ang offer, di ba, dito is, ang offer ko is for US people. So, lahat dapat ng leads is nanggaling sa US. Kasi pag hindi nanggaling sa US, ma-redirect ka sa ibang offer. So, ibang offer na yan. So, offer does not support your location redirecting. So, another offer na siya. Make sure na yung na-joinan mo na group is US. US group siya. May mga tools dyan, mga free tools na sa Facebook na makapag-scrape ng makapag-search or makapag-scrape ng mga list of US groups na related sa niche mo or sa offer mo. Okay? So, kung may question ka about Article 4, CPA Marketing, CPA Build, please comment down below. And please comment, sa mga bago pa lang sa CPA Marketing, please comment down, newbie, para malaman ko kung may mga newbie tayo ng mga or beginner ng mga viewers and or audience dyan para more videos pa, para more explanation pa, deep explanation sa CPA marketing. Alright? So this website, this business model is legit. Malaki ang kitaan compare sa ibang business model. Alright? Dapat gawin mo lang siya ng tama and break, please repeat or watch my videos, ulit-ulitin nyo lang mga noise para mas maintindihan nyo lalo yung CPA marketing na business model. Alright, sa mga bago pa lang sa channel, please don't forget na i-hit ang notification bell and i-subscribe ang channel para updated mo sa aking mga upcoming videos about how to make money online, SEO and online freelancing. Alright, God bless.